Magandang araw po na naman sa kanilang lahat. Welcome back again sa ating channel. Today is Saturday, November 7 po. At nandito na naman po tayo sa ating usapang pag-treasure hunting. At nais na naman nating magbabahagi na naman ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapones na dinala po dito sa ating bansa. At tayo na naman po ay malugod na magbabahagi ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga kayamanan na ibinaon po ng mga Hapones po dito sa ating bansa. So, tayo na naman po ay magbabahagi. At bago natin umpisahan, mga kababayan, ang ating ibabahagi, tayo ay magpapasalamat naman sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay at pagsuporta po sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo naman kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload. So, magbabahagi na naman po tayo ng kaunting kaalaman, mga kababayan, at tayo po ay masaya para matuklasan po itong mga sikreto na kung saan hanggang sa ngayon ay kasalukuyan pong tinutuklas ng ating mga kababayang mga amateur treasure hunter. So, bago natin pag-usapan ng ating talakayin na nandito po tayo ngayon sa kabundukan na naman, at kung makikita ninyo, mapapansin ninyo yung mga nasa likod ko, ang background ko po ay ang mga garden. So nandito po tayo sa itaas ng bundok na kung saan overlooking po mula po doon sa Baguio City ay titingala ka ay nandito tayo sa itaas. So sa ibaba po sila, at kung titingnan natin yung Baguio City, nasa ibaba po sila. So usapang pag-treasure hunting na naman, at tayo ay magbabahagi na naman po ng mga sikreto at mga marker. Mga sign po na kung saan na kahapon, nung isang araw pala, nagbahagi tayo ng mga sign na kung saan nagtuturo yung mga araw na kung saan nagtuturo ng direkta sa treasure area o sa object. So ngayon po ay ang ating ibabahagi ay ang mga sign na kung saan mismong object po tayo, mga kati, sa atin pong pagbabahagi na naman ng mga marker na kung saan direkta pong nagtuturo mismo o mismong object na po ang mga sign na ito na kung saan atin pong ibabahagi sa inyo. At bago natin umpisahan ang pagbabahagi ng mga object na mismo ng mga sign, ay sisilayan na naman natin itong mga kabundukan. Pangpadagdag lang po ng kagandahan ng ating video na ibibigay sa inyo. So, yan po ay bundok pa po dyan, at may mga sikreto pa po dyan sa gilid ng kabundukan na yan, kung saan may mga cave po dyan na kung saan tinakpan ng mga Hapon nung unang panahon. Yan po ay mga dating minahan na kung saan na design ng mga Hapon at tinakpan po nila. Ginawa nilang mga terraces upang matakpan po ang mga butas dyan na kung saan kanila pong na-engineered. So, yan po ay may mga sikreto pa po. At umpisa na po natin ang ating pag-uusapang topic, mga katiits. So, pangpadagdag lang po yun ng ganda ng ating ibabahaging video. So, ito po ang ating ibabahagi, mga katiits, mga kababayan. Ito pong mga sign ito, kapag makikita natin sa bato o simento or anumang namarkahan ito, maging artificial na mga matitigas na bagay na kahinahinala, ito po ay direktang nagsasabing object itself. Ibig sabihin ng object itself ay siya na mismo yung object, mga katiits. So kapag nakita natin ito, mapapansin natin para siyang cross, pero mapapansin ninyo na pantay ang pagkagawa ng cross na ito. So may mga cross kasi na medyo mahaba sa taas, mahaba itong horizontal line, tapos medyo maiksi ito. Yun ang tinatawag na cross na may mga ibig pa pong sabihin noon. Pero kung mapapansin ninyo, itong cross na ito na nagsasabing object itself ay pantay po ang pagkagawa sa kanya, pantay po ang horizontal at saka yung vertical ay parehas po ang sukat. So kung baga sa target ng mga sniper
pag nakita ninyo yung target ng sniper ay halos kaparehas yung kanyang itsura. So yung mga cross kasi na mga kita natin, yung mga cross na sign na iba, pahaba ito, minsan maiksi ito, yun ay cross talaga, yung mga pendant na cross. Ito ay kakaiba na cross, so pantay po ang kanyang pagka-cross kung mapapansin ninyo. So kapag nakakita kayo ng sign na ganyan, yan po ay direktang nagsasabing siya na mismo yung ginto or siya na mismo yung treasure na inyong hinahanap. So tandaan natin ito sapagkat napakahalaga po ito, mga katiis, na mayroon tayong nalalaman na ganito. So ito ay magandang sign po ang makita natin kapag ito po ay inyong makita, mga kababayan. So pangalawa, ito po yung parang number one pero diretso lang naman na ginuhit. Kung mapapansin ninyo, pa-straight line siya na wala namang arrow, kabilaan, kumbaga parang guhit lang talaga, tapyas na guhit lang. At kung ito ay makita ninyo sa simento or sa bato, nandyan siya na mismo yung treasure. Siya na yung laman, siya na yon, basagin nyo lang, siya na yung treasure. Treasure itself na yan, yung object itself ang sinasabi niya. So kapag nakita tayo ng ganito na pa-horizontal line pababa na kung saan iginuhit sa simento, basagin nyo na ang simento sapagkat nandyan siya sa loob, mga katiits. So ito po ang pangalawa. So pangatlo, itong may X, parang 5. Kung mapapansin ninyo yung X ay X talaga siya pero may kakaiba. Medyo hindi maganda yung pagkagawa ng X. At yung 5 na yan ay medyo putol ang kanyang dulo. At yung 1 naman ay medyo maiksi. So, yan po ay nagsasabing siya ay object. An object, siya mismo ang object. So, an object, yun po ang kanyang sabi. So, yan po, pag nakita natin sa simento yan, try nating bakbakin siya na yung laman, mga kababayan. So mahalaga po ito sapagkat tayo po ay nagti-treasure hunting na maaring hindi natin alam na yung bato na may tatak na ganyan ay may laman sa loob at maitapo natin. So yan po ay atin pong sipiin upang tayo po ay magtagumpay sa ating mga hangarin at hinahanap, mga kababayan. So ako po ay tumutulong lamang at nagbibigay lamang ng karagdagang kaalaman po tungkol po sa mga sikreto na yan, mga kababayan. So yan po ang ating pangatlo. Ang pang-apat po ay ito namang parang cross na kung saan kung mapapansin ninyo kakaiba po yung nauna. Kasi yung cross na nauna ay medyo pantay po. Ito naman ay medyo pahaba yung gitna. Yung vertical line niya ay pahaba. At kung mapapansin nyo, mas mahaba kunti ang nasa right side at mas maiksi kunti yung nasa left side. At yung kanyang horizontal line ay medyo mas maiksi kaysa po dyan sa vertical. So mas maiksi po ang kanyang horizontal line. So yung pong cross na yan ay nagsasabing treasure itself. O siya na mismo yung treasure. Siya na yung object na inyong hinahanap. So, kung may nakita kayong parang pantyon, parang kabaong na kung saan may tatak na ganyan, siya na mismo yung treasure, mga katiits. So, ito po ang ating isa sa best treasure sign na kung saan ibabahagi sa inyo sapagkat napakaganda po ang mga treasure sign na ito kapag inyo itong masilayan sapagkat may laman at siya na mismo yung laman. Yan po. Ito po ang ating susunod na ibabahagi. Ito ay parang payong na kung saan may baluktot sa dulo at mayroong guhit dyan sa gitna. Yan po ay nagsasabing treasure, siya ang treasure. Yan po, tandaan niyo yan, Japanese character po yan. Ito po, yan. Ang sinasabi niya ay treasure siya na mismo na nasa loob. Inside, treasure inside, sabi niya.
treasure inside. Treasure ay nasa loob, sabi niya. So, kapag nakita natin yan, yan po ay isa sa treasure itself na sign, mga kababayan. So, sunod. Ito ay kadalasan nating makikita sa mga vlogger. Marami po ito. Itong tinatawag na rock enclosed treasure. So, kung mapapansin ninyo, para siyang letter C. Para siyang letter C, mga ka-TH. Pero makita ninyo, ang tuldok niya ay nasa loob mismo talaga. Dikit. Iba kasi yung letter C na medyo mas malaki, tapos medyo sa labas na yung tuldok niya. Iba na naman ang ibig sabihin yun. Ito kasi ay mapapansin ninyo, ang tuldok ay mismong sa loob mismo ng parang letter U na may pagka-letter C. So, dalawa po ito. Isa po ang sign na ito ay ganito. So, kung mapapansin ninyo ang letter C na ito na rock enclosed treasure, mapapansin ninyo ay nasa gitna lang yung tuldok, hindi lumagpas dito sa taas. So, kapag lumagpas po yan dyan sa sign na yan na yung tuldok na yan na hindi na po rock enclosed yan. So, parang letter C po yan na papunta sa left side yung letter C. So, kapag baliktad yan, mag-iiba na naman ang meaning yan. So, ang letter C na yan ay kailangan eksakto dyan sa nakasulat. So, hindi po pwedeng mag-iiba yung kanyang image kapag nakita natin yan. So, yan po ang ating tatandaan, mga ka-TH, itong mga sign na ito, sapagkat napakahalaga po ito, sapagkat object na mismo ang ating hinahanap at maaring may tatak na mga ganyan na mga bato lamang ay hindi natin alam na yun na pala ang treasure. So, kailangan maintindihan natin at malaman po natin itong mga sign na ito, mga kababayan, mga ka-TH. So, atin pong alamin ito. Ito po yung una na pantay ang pagka-cross, nagsasabing treasure itself. Pangalawa, itong parang kudlit, kapag nakita ninyo sa mga simento, yan po ay tinatawag na treasure itself. At ito ay nagsasabing ako na mismo ang treasure X51, na kung saan yung 1 may pagkakaiba, baka makikita kayo ng pantay na 1, hindi po pwede, kailangan parihas dyan sa sign na yan. Hindi pwedeng magkaiba ang itsura. So, kailangan na magkaparihas talaga. So, yan. Yan po ang ating susunod. Yan. Kung makita ninyo yan. Yan. Parang payong. Yan. Yan po ay nagsasabing an object. Siya mismo ang treasure. Yan. Treasure sa loob, sabi niya. So, ito, rock enclosed treasure. So, yan na po ang ating naibabahagi sa inyo ngayon. At sana po ay nakapagbigay na naman po ng konting kalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapones. At tayo po ay nasisiyahan upang madiskubre ninyo po ang mga nakatagong sikreto. So, kung mayroon tayong pagkakamali, sana po ay pasinsyahan nyo naman po ako sapagkat ako po ay isang tao lamang. At kung mayroon tayong pagkakamali, ay atin pong babaguhin ito sapagkat tayo po ay likas na nagkakamali at malaya po kayong magkomento sa ibaba at atin po itong tatanggapin. So hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod ang nagbabahagi. Maraming salamat.